na bakit ito yung nangyayari sa'yo, wala ka namang ginagawa, pero you feel unsafe. And mm-hmm. nung sinabi ko yung thoughts ko, ikaw pa yung sisisihin. Uh-oh. And yung nakapaintindi sa akin, yung nakilig talaga sa akin is somebody na namulest pa nung bata ka. Mm-hmm. So, parang huwag na natin hintayin na before tayo makarelate sa isang sitwasyon, ma-experience muna natin sila. Yes. We need to protect each other. Yun talaga dapat yung battle cry ng bawat kababaihan sa bansa natin. Hindi lang sa bansa natin, pati sa mundong ito. Oo. Sabi ni Sexy Claire, naalala ko yung question niya, medyo bilis mawala. So, I think this is connected to what you're saying right now. No? So, what can you say to your younger self? Siyempre, yung mga pinagdaraanan niya, di ba? Siguro, do not be afraid to show your identity to this world. Mm-mm. Mm-mm. Kasi, siguro, yun yung mga takeaway ko after the competition. Kasi, it's gonna be hard. You know, this is a very competitive world. Uh-oh. Lahat gusto mag-excel, lahat to be in that kind of position. And once given to you, do not be afraid to show who you are. Hindi lahat i-share yung perspective mo. Mm-hmm. Hindi lahat magugustuhan yung opinion mo. But that's completely okay. Kaya nga tayo nakatira sa isang democratic country, di ba? Kasi umiikot yung enrichment ng idea sa pagkakaroon ng different perspective. I agree with that. But before we continue on our conversations, mag-games muna tayo dahil napakaseryoso na ating usapan. Nagkakape pa lang ako. Grabe na yung wisdom natin ngayon. Baka naman masyadong sabihin ng ating viewers na okay, kakatapos lang po namin mag-modules. Meron na naman po mga bagong lecture. Bagong lecture sa Meridian University. Okay. May mga games po kaming inihanda sa inyo. Ang tawag dyan ay babae yan. Guess that Filipina hero. So magpapakita kami ng mga pictures at igi-guess nyo kung sinong hero yon. Kung nakikinig ba talaga kayo sa inyong paaralan. Okay, kung paunahan ng pag-guess. Okay, our first picture. Mamaya yung mga questions ninyo, babasahin ko yan. Napakaraming questions na... Ayan, sinisend nila. Pero itatry ko yan. Medyo abilis mawala lang. I'll try to remember those questions. Eto is first picture. Clue. She rallied fighting forces to carry on the war against Spain in their home province of Ilocos, launching guerrilla attacks against Spanish garrisons attacks that caused Spanish soldiers to fear her name. Who is she? Alam na alam ni Ibyang yan. Mary Jean Lastimosa. Alam nyo, medyo bully ako kay Ibyang online, pero offline, palaban yan. Pa-sweet lang yan online. Hindi niya muna ilalatag yung baraha niya. Okay. Anong mga kasagutan? Tingnan natin ang mga sagot nila. Ang gaganda nyo. Alam naman na namin yun, pero thank you pa rin sa reminders, di ba? Grabe talaga. Maraming salamat. Pag-gising namin, parang pagtingin namin sa salamin, given na given na yun. Teka, maghanap tayo ng mga kasagutan. Ay, wala pang sumasagot. Ang dami nilang chika. Chika nyo po, no? Sumagot naman po kayo kaya. Gusto nilang magpa-shoutout. Teka, nawawala kasi agad. Gusto ko rin sanang basahin eh. Tao po ba yan? Opo, tao po yan. Medyo cartoons lang. Naghahanap pa rin kami ng kasagutan. Ako, napakabilis. Ang dami-daming comments. I-Google nyo na yan. Oh, i-Google nyo na nga. D for hindi ko alam mo lang. Gabriela Silang ang sabi ng nakararami. Lapu-lapu, hindi yata yan sila pulapu dahil babae at hinahanap. Gabriela Silang, si MJ Lastimosa lang po ang kilala ko. Sino yan? Si Wonder Woman? Ay, nako talaga. Etong mga kabataan ngayon. Si Gabriela daw, is that the correct answer? Gabriela Silang? Yes, Gabriela Silang.
1731 to 1763. Kaya pala hindi sila makarelate. Our next picture. Revea, sino yan? Yun ba yung bagong pangalan mo, Revea? Revea. Hindi nila makuha talaga. Minsan tinatawag akong Rubina. Oo. Sinasabi ko talaga lagi pag nasa coffee tayo, Revea, para kasi nag-e-enjoy ako eh kung ano-ano mga spellings yung sinusulat nila. Kaya ano na naman yung made up spelling ng pangalan mo today. Eto, next photo. Her real name is Melchora Aquino and was known as the mother of the revolution. She took care of Andres Bonifacio and other Katipuneros in 1896, risking her life as she provided them with food and nursed the wounded. Ang kasagutan ay, shout out kina Alex, Andrea, Angela, Camille, Cherry. Ayun, nawala na agad. Basta ayun. Sino ito? Nag-google pa daw sila, kaya daw tayo ang mag-adjust. Grabe naman kayo. Naghanap kami ng mga kasagutan. Gabriela Silang. Parang kanina pa yata to. Okay, sino? Tandang Sora. Nakuha ko na yan. Sabi nila si Tandang Sora. Aurora Quezon. Ay, pasaway. Hindi nga Melchora Aquino, yun nga yung pangalan niya. Maraming salamat sa mga paletsyon. Siya ay si, ayan, kasagutan na ng lahat ay si Tandang Sora. Tingnan natin kung yan ba ang tamang kasagutan. Reveal the answer. Yeah. Ay, yun kaya pala Revea, kinulang lang ng L. Reveal pala yun. Kasi magre-reveal tayo ng answers today. Tamang sagot. Mababaw na kaligayahan. Oo, mababaw talaga ng kaligayahan natin. Kaya wala akong boses today sa kakatawa natin kahapon. Tandang Sora, 1812 to 1919. Medyo mahaba-haba ang life ni Madir. Umabot ng 1900s, di ba? Oh, bongga yan. What are the common grounds of these women? They all empower people from way back. So, eto talaga sila yung nag-umpisa na pwede naman. Pwede namang maging leader at pwedeng maging, alam mo yon, tayo yung sa atin mag-umpisa yung change, di ba? Okay, next item. Alam nyo, ang delay nyo sumagot. Sumagot kaya kayo agad dahil alam kong nag-google pa kayo. Okay. Next photo. Known as the Visayan Juan of Arc, she is of the few who fought for the Philippines against all the country's main aggressors, Spain, the United States, and Japan, using her skills as a horse rider and marksman. Naku, matapang to. Ang kasagutan ay, sabi ni Liza Teresa Magbanwa. Ano ba? Kaya pa ba natin? Ah, mag-refresh daw ako. Napakarami na kasing comment pala. Okay, sige, tatry ko. Sabi ni Kali Trinidad Texon. Sabi ni Kai Loves Teresa Magbanwa. Sabi ni X Ibong Adarna, ano? Kaya pa ba natin today? Sabi ng nakararami, Teresa Magbanwa. Okay. Tama kaya ang inyong mga kasagutan? Let's see. Ang kasagutan ay Teresa Magbanwa nga, from 1868 to 1947. Nakaka-proud, no? Na kahit dati pa man, meron na talaga tayong mga kababaihan that we can look up to, that can be a source of inspiration, na kahit na when you feel that you're different from, you know, from the group, or like parang feeling mo you don't fit in the society, you can still the beginning of change, na parang talagang pag naniwala ka sa sarili mo at pag may naniniwala sa iyo, you can be the start and you can make change. Yes. Okay.
balik na tayo sa discussion natin. Na sobrang seryoso. Seryoso. And I love it. Kasi nakikita nila tayo sa Instagram natin, sa stories natin, na puro lang tayo jokes, mm-mm, you know, making fun. Pero guys, pag kami ni MJ magkasama, we talk about life and experiences. Mm-mm. Kaya parang dun kasi nagsistart yung learning. Like, bata man ako compare sa kanya, di ba bata? Pero... Magets ka, pero lumalaban. Yung perspective talaga, yung differences, dun talaga nagsistart yung growth. Kasi kung same tayo ng mindset lahat, edi wala nang may matututo. Wala na tayo matututunan. Pero dahil na magkakaiba tayo, you can get one advice or two na ma-apply mo sa buhay mo. Yes. And I think talaga sharing experiences, you learn from it. No matter, di ba, the yes, age difference, kahit na, or iba man yung pinagdadaanan. Kasi syempre, iba't ibang buhay, iba't ibang life experiences, we can always get something out of it. Eh. Oh. Yes, kaya, yung mga ating iyak-tawa. Iyak-iyak. Literal. Literal, iyak. Iyak-iyak-iyak. Mas marami pa palang iyak, hindi? Mas marami na tayong tawa, no? Tawa na! Dati iyak-iyak-iyak. Kalimutan na natin yung mga IG live. Tawa! Si Rubia minsan talaga, ano ko yan sa kanya, alas ko sa kanya talaga yan. Tatahimik mabuti talaga. Mabuti nalang, hindi ko pinag-uusapan yung national costume mo, ha? Hindi, kasi Phoenix lang yung nakita natin sa garden. Kahit na garden yun, wala mga bulaklak doon. Kaya hindi ako yung topic, di ba? Pero ito na ang question ko sa'yo. Why is it important for the youth to be knowledgeable about our heroes fought for our freedom? MJ, very, Miss Universe. But to be on a serious note, you know, kasi they don't appreciate the kind of freedom that we have now. Parang we take advantage of everything without even knowing the sacrifices that the old Filipinos made during their time to have this kind of freedom. Uh-oh. Like, can you imagine to be able to voice out your opinion online? Yes. Not everybody, not every citizen of this world can do that. Mm-mm. And kailangan talaga natin balikan. Ano ba yung Pilipino 300 years ago? Mm-mm. Ano ba tayo? Aping-api tayo sa sarili nating bansa. Mm-mm. And these people, they sacrifice their time, even their life, to have this kind of freedom. Kaya kailangan talaga nating balikan yung history. Kasi marami tayong matututunan at papahalagahan talaga natin kung anong meron tayo ngayon. Appreciate and also give importance, and most of all, don't abuse the freedom that we have. Kasi syempre, dami na rin tao na pag may gusto silang sabihin, although, you know, sometimes nakakasira, nakakasakit na sa ibang tao, they'll just going to say that freedom of speech. Okay naman yung when you're practicing freedom of speech. Pero syempre, di ba, matuto na tayong ilugar. Oo. Yes. Kasi hindi naman lahat ng bagay should be, you know, put out there. Eh. Kahit tsaka na... Siguro, MJ, ito palagi ko, favorite line ko to. In every right comes responsibility. Since we are given that right to speak our minds, it is also our responsibility to make sure that nobody gets offended, not offended in a point na yung nagkaka-insultuhan na talaga below the belt. Public figures kasi, you know what, diba dati yun yung pag mold sa mind natin, sa mindset natin na your public property na. So, yes. Whatever people says about you or say about you, wala ka na doon, wala ka ng control doon, which is true naman. Pero doon ko na-realize din na dapat we still need to practice kindness, even to public figures. Kasi tao lang din sila, nasasaktan din sila, they also have their friends who look after them, di ba? Kaya siguro ganun din, with the social media that we have, powerful tool talaga siya, di ba? Oo. Kaya mong malatag yung mga plataforma mo, yung advocacy mo, things that you believe in. So choose to see good things
choose to build instead of destroying people in social media. Sana ganun yung mindset ng bawat isa. Gusto ko yun, na ang lalim ng hugot mo today. Hindi ko alam. Feeling ko sa tulog ko to. Ito yung... Gusto kong ginagamit mo yung platform natin ngayon para maglabas ka ng emosyon. Ay! Nako, MJ, hindi naman. Kasi, you know, I'm speaking, I'm coming from a place of experience. Yes. And yun naman yung mashishare natin doon. And with issues like this, hindi na tayo mag-filter, di ba? Like, mm-hmm. kailangan din natin. Ito kasi yung magbibigay ng... And si Rabia naman, hindi naman lagi-lagi yan nag-speak up eh. Siyempre, pag may mga experience yan, na siyempre minsan mabigat, hindi naman agad-agad na, di ba, na-express mo or na-explain mo right away yung sarili mo. Siyempre, ang hirap mag-explain online, di ba? Napakaraming tao dyan na hindi naman sabay-sabay nag-online. So parang, tama, oo. Pero let's use our platform to, siyempre, let them know then yung side natin, kasi baka minsan nagiging ano na rin eh, yung parang tingin nila nga na sinasabi mo public figure ka, it's okay to say things, diba? Oh, not just to us beauty queens, pero sa lahat na lang. Yes. Pero with that being said, who is a hero you look up to? Could be, you know, a hero from before or like a living hero. MJ, ito talaga, like, nasagot ko siya during Miss Universe Philippines kasi I really look up to her. Miriam Defensor Santiago all the way. Kasi I admire how smart she is. Mm-mm. Kasi, I mean, to be honest, diba, like, she's unapologetic of who she is during her time. Mm-mm. Tsaka nakita ko talaga yung interviews niya, sinasabi niya, I eat death threats every day. Oh, and yes. Can you imagine that? Yes. Kaya sabi ko, grabe talaga yung strength na she holds. Plus, gusto ko yung mga ginawa niya, like yung mga laws to protect children, to empower women. Kaya for me, like, gusto ko talaga maging somebody like her. Gusto ko maging... Alam mo, I agree with you. Ako, as far as I can remember, there was some point in North Cotabato that I kept her poster. And di ba, alam mo yung normally, ang posters mo, mga banda, mga singer. I have Miriam Defensor's election poster na kinuha ko pa sa labas. I kept it in my room. Tapos hinang ko talaga doon kasi nakaka-empower siya eh. Just knowing the things that she do. And she actually do what she believes in, di ba? Na no matter what other people say around her, na talagang she is never afraid to speak her mind. Sobrang empowering yun. Eto, nagbabasa kasi ako ng mga questions. Sobrang daming questions. I'm trying to catch one. Okay. Sige, magtatanong tayo from the viewers right now. Sabi ni Elise Main, what steps or measures needed to be taken to eradicate poverty? Ah, grabe naman to. Pang Miss Universe. Public servant. Oo, dahil. Okay, sasagutin natin dahil nabasa na natin yan. Okay, sige. MJ, naniniwala talaga ako. It's educating ourselves. Mm-mm. Yun talaga. Kasi it's a cycle. Kung iisipin mo, di ba? May kahirapan kasi hindi nakapag-aral. At dahil hindi nakapag-aral, hindi makakaland ng trabaho. So, paulit-ulit lang siya. Parang generations to generations. So, in order for us, para maputol yung sumpa na yan, kailangan talaga natin tapusin yung pag-aaral natin kahit gano'ng kahirap yung buhay. And I am blessed kasi kahit nanggaling ako sa isang mahirap na community, mahirap na pamilya, marami pa rin parang opportunities na pumasok sa buhay ko. Like naging scholar ako, nakapag-aral ako ng libre, nakita ko talaga yung value of education. Kaya nga, di ba, sabi ko, kahit pag pinapili tayo ng isang advocacy natin, when we join pageants, we need to talk about things that passionate talaga tayo. Yes. But anong mangyari, alam natin kung gano'n siya talaga ka-importante. And yung nakita nyo bago lang, yun yung nirerentahan namin dati sa Quiapo ng lola ko.
Mm-mm. So, yung mom ko kasi, parang she's a very ambitious woman. Mm-mm. Pero ako naging ambitious din ako sa life. Na kahit nakikita ko dati, nangungutang lang kami, ito lang meron kami. Naniniwala talaga ako na someday, pag nakapagtapos ako ng pag-aaral, pag nakuha ko yung trabaho na makakatulong ako sa pamilya ko, I will be able to bring comfort sa life namin. And yun yung greatest siguro na gift that a child can give to their parents.